Diba? Ang sinasabi doon, and the Lord, sino magdadagdag sa'yo? Kinakailangan ko bang hanapin ang church ng ating Panginoong Kristo? No! Mismo ang ating Panginoong Kristo, ano? Ang magdadagdag sa'yo sa kanyang iglesia. And the Lord added, sino yung inad ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia? Itong mga tao itong nakapinit ng Ebanghelyo, nalampalataya at nagbaligtoob at nagbaligtoob. At dinagdag sila ng ating Panginoong Kristo sa iglesia. Alam niyo yung salitang dinagdag doon? Yung salitang dinagdag? Yung salitang dinagdag, sa Grego po yun, eh, hindi po addition eh. Sa bagay, yung addition po ay isa plus isa. Diba? Dinadagdag. Pero yung mismong salitang ginamit doon sa Greek, no, ay some double M ba? Mission. Pagsasama-sama. Diba? Kaya nga yung sagot sa 1 plus 1, nasa ganito ay sum. Diba? Sum. Diba? Sum. Diba? Sum total. Kasi nga, yung isa, idinagdag mo sa isa. No? Isinama. Isinasama mo. No? So, itong mga ito, tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ito ay tinawag sa Ebanghelyo. Itong mga natawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, isinama itong mga tinawag sa Ebanghelyo. So, lumalago ng lumalago ang ating mga sopreso sa pamagitan ng summations of the souls na ano, mula sa kanilang pagiging makasalanan, sila ay tinatawag at tinutubos ng ating Panginoong Kristo sa kanilang makasalanan at dinadagdag sila doon sa mga ano, mga maliligtas. Kaya yung church na po, yung mga tao ano, iniligtas ng ating Panginoong Kristo. At paano sila iniligtas ng ating Panginoong Kristo? Pinagbabayaran sila ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung minsan nagagalit sa atin yung iba na sinasabi natin, wala namang maililigtas kung wala sila sa iglesia eh. Oh! Ibig sabihin, yung religion nila makapagliligtas? No, hindi natin sinasabi yun. Ang sinasabi natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Sino lamang po yung dumaan sa prosesong ito, ano, ay idaragdag ng ating Panginoong Kristo sa iba pang kanyang mga tinawag at ang mga bagay, ang mga tao ito na kanyang itinagdag, yun nga po yung mga maliligtas. Naaman natin yan? Sila yung mga maliligtas. At kung tayo nandoon, swerte natin. Huwag silang magalit kung hindi sila dumaan sa prosesong ito sapagkat hindi talaga sila maliligtas ng ating, ano, ng ating Panginoong Kristo. Hindi dapat silang magalit. Dapat pa nga sila ano, matuwa sapagkat inilalahan natin ang tunay na katuroan ng banal na kasulatan. We are not building a denomination. Yun nga ang problema natin eh. Sinasabi natin, Church of Christ is a denomination. Pero iba sa mga preacher natin, ginagawa ang denomination yung church. No? Na hindi naiintindihan ng mga iba. Tayo hindi tayo nagagawa ng denomination. Nilalagay natin sa tamang proseso ng pag-aaral ng Biblia at pinuunawa natin naman sa mga tao kung ano talaga ang bagay na ito. Nung sinabi ng ating Panginoong Kristo, I will build my church, ikaw yon, kasama ka sa plano ng Diyos, tatawagin ka niya at idaragdag ka sa mga maligtas. Nagkakaintindihan ko tayo doon? Ang church na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo, yung mga tao kanyang iniipon. Iniipon sa pamagitan ng kanyang pagtawag, sa pamagitan ng kanyang at naiipon ito sapagkat nagkakaroon sila ng connection doon sa ano, sa kamatayan, pagkalit na after muli pagkabuhay, na siya ang paraan ng ating Panginoong Kristo na pagtatayo sa iyo, pagtatayo ng kanyang iglesia. So naintindihan po natin, ito yung church, ito yung tunay na church. Hindi ito isang institusyon, hindi ito isang organisasyon, hindi ito isang building, kundi kayong mga tao na kanyang tinawag. Mula sa dark, kaya nga, di ba? Mula sa darkness unto the light. Di ba? Yung mga description ng ating mga naras sa Ebanghelyo. Tayong nabubuhay dati sa maruming pamumuhay ng sanlibutan,
tayo'y tinatawag ng ating Panginoong Kristo upang Kanyang iligtas.